welcome sa Bongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Bongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yun, good morning po mga katongs at isang magandang araw. Medyo tanghali na nga, no? Dahil ayan, luto pa ako. So nakakain naman ako kami ng almusal at yung mga gumagawa. Then ayan, tapos na kami magpahinga at punta na po kami dun sa baba para paanda rin yung ating water pump. At tapos sisimulan na po namin magtanim ngayon. Pero bago yan, update ko po kayo dito sa ginagawang kubo. Tanto kasi ginagawa kayo, Noy. Ha? Ito yung level niya, kuya? O. Ha? Ocho. Taas pa lang. Ayun, upuan na rin. Ayan. Sarap umupo. Gano'ng kaluwang gagawin natin kung dito, Teng? Ha? Sa kawayan mo. So yun mga katongs, ganda naman ang timing natin ng pagtanim, makulimlim. Ito nga po pala, no? Bali yan po yung host na inano namin. So kapos pa nga po kami sa host, kaya gumawa na lang kami ng paraan para maitawid dito. Ito yung dulo. Yan po yung buga ng tubig. Lakas. Okay na nga po. Sino kuya nagsusupply na nga po sa mga kanal-kanal yung tubig. Tapos nagtanim na nga po sila, Greg, doon na yun. Simula na. Lakas ng tubig.
So ayan po mga katongs. Isang kanal lang dito, isang kanal. Ayan, tapos na po yung kalahati nito. So putol po yan kasi may sangka doon sa dulo, no? Ay sa gitna. So dito ko naman pararaanin po yan, papunta naman doon. Yun o. Tapos pinadidilig na nga po ito sa yung kalabasa para hanggat may tubig. So yan nga po mga katongs, bali pinatutubigan ko na po yung kalahati. Ito yung sinasabi yung kalahati kasi may kanal sa gitna para sa ganun. Pag uho ng tubig, dito diretso pababa. So hindi na raragasa doon sa baba, ano? Dito sa kaluwangan. Ngayon, ito na po ang pinatutubigan ko. Nakayari na nga po sila magtanim dito. Ayan o. Bilis magtanim ng dalawa. Ayos po, ayos yung dalawang panito na arawan. So si Tisoy at si Greg po ang katulong nila magtanim. Ako po, inasikaso ko yung tubig. So yan po ang style na ginawang tanim, ano. Yan. Nasa gilid siya ng kanal. Dati, nung una po kasi dun sa kabila, dito namin nilagay sa mismong kanal. Kaso nung nag-uulan po kasi yun, kaya hindi namin ginamitan ng water pump. Kaso nung lumakas yung ulan, natabunan po yung iba. Kasi nga, dito umano yung tubig. Kaya, yun. Medyo, may mga namatay, pero konti lang naman, no. Kaya ang ginawa ko po ngayon, sa taas, at least, pagka nagpatubig din, eh hindi na kailangan diligan. Kumbaga para agusan lang ng tubig yung kanal. Eh mababasa na po yung puno. Ayan. Ganda ng lakas ng tubig, oh. Kabilaan po yan. Dito pinaraan sa dulo. Ayan. So may gilid ng alabasa. Kaya ayan ang tubig dire-diretso. So ito nga po muna pinatutubigan ko para dito sila magsimula. So ayan na nga po mga katongs, hapon na, so bukas naman. At nakabawas naman po sila dito, no, sa kalahati. Ayan, tapos yung tubig, ayan, namatay na, sakto na wala na ng gasolina yung kaya nag-stop na. So bukas naman. Pandarin ko na maga-maga para bukas eh matubigan na yan. So ito, nayari na po nila yan. Ayan, may tanim na. Ganda ng kwan natin. Naging ano sa sili pagtanim, so hindi na talaga mamamroblema sa pagdilig, ano, basta nadaanan na ng tubig ng ano yan, ng tubig. Okay yan, ngayon. Bunla na pinatubo, Siling Taiwan kung tawagin sa amin, or Siling Taheg Tare. Luwang nito mga katong, dami, 6,000 seedlings po yan. Tapos yung bulgan na yan, 5,000. So bukas habang nagpapatubig ako, yaring ko na po munang patubigan lahat
Kaya rin ko muna ang patubigan lahat yung kanal bago sila magtanim. So bago sila magtanim, nag-grass cutter po sila, dalawa. Bukas na maga-maga. So pagka natubigan nyo, saglit lang naman po itanim eh. Kung ito, anong oras na po sila nagsimula rito, mayari kaagad nila, no? Sa tanghali, makapag-grass cutter uli sila. Para mayari na rin yung grass cutter na ito. At hindi ko pa nga po napapatabang kasi walang mabiling D620. So ngayon, baka 1846 na lang din po ang isunod kong pagpapataba. Kailangan na rin pong patabaan to. Pagka napatabaan na, yun, tsaka ako pa raro. Ha? Yung tubig ko, andan? Inumin? Wala ba? Bukas, bago nating patutubigan ko muna lahat. Bago-maga yung andaran ng grass cutter. Pa-agagambulan muna daw nila. Ha? Oh, yayarinan nila yun. Dalawang tuling naman. Tapos andaran yun ng grass cutter, dalawa. Pagka natubigan lahat at yung tanim, saglit lang naman yun. Tapos mag grass cutter uli. Ano? Patalim nyo ba? Ha? Oo, sa tirahin ni Bentong, rescatirin nyo to. Kung mayayari nyo bukas, yariin nyo na. Nang mapatabaan. No? Pagkatapos naman doon, ala na. Maluwag na tayo. Gagawin na natin yung bubong. Magi. Ito, yung pagka natapos yung patabaan, paasaro lang ko na kagad yan para matabo na yung puno. So ganyan po ang inaano namin sa hapon pa lang. Sinasabi ko na sa nila yung gagawin sa maga para kagising nila, alam na nila yung gagawin. Ano to, diligin na naman to. Ganda na oh. Lalo italong natin oh. Lalapad ng dahon. Nagluso na ako ng ano, ng complete triple 14. Ayan po, nilusaw namin kanina isang sako. Para sa may nakagayak na tayong pataba. Pagkatapos ko pong pataba ng ano yan, ng pangalawa, yung 1846, susundan ko agad ng complete. Yeah. Talong man, hindi pa nag-grass cutter. So mga dalawang araw yari na po ito. Yan, dalawang araw.
Ha? So yan mga katongs, hanguin uli namin yung robin. Ay, hindi pa pala tapos magpakain ng manok si Tisoy eh. Kaya kami ni Greg ang kukuha. Gabi na. Wala, hindi tayo makapaligo dyan eh. Hanggat may nagkukwari. Ang labo eh. Sila ano maligo dyan? Si? Sino? Si Abo. Kailan? Ha? Iwanan na dito na eh. Ha? Hmm? Ayos na, huwag mong kuha na yung palipit para bukas pagka inikot mo, nakaganyan din, babalik, no? Huwag mong pabayaan mo, no? Ipitin mo. Ayan. Ngayon ito. Tatanggalin yan, dadaling na. Kalito. Ito. Tulit tagalan na. Tagalan ikaw ba? Ha? Dito. Oh, tatanggalin yan. Sulit yung makina na ito. Kalit eh. No. Lakas ano. Ganun din, kung mag-diesel ka, magkano din litro ng diesel, parehas. Parehas lang, 2 piso lang yung lamang nung. Parehas lang ang presyo ng gasolina at diesel. Sa ating kaya, ganun din. Lang huli. Bawas yung kailangan. Kapo nandito yun, sa malalim. Ah, madalang isda rito, ano? Tatanggalin mo. Ano ba ito? Ha? Hmm. Tama. Binaon mo pa ba? Dire-direcho ako kanina rin. Kalabog ako eh. Duras mo ano na yan. Sabi mo na yan. Ba't ko? Ang mga huli. Ala.
sa gilid. Alright, mga katongs. Ay, isa na naman maghapon ang lumipas. Dito kahit wala kang dala, hihingaling ka. Taas. Yun, no? So ganyan lang po ang pinagawa kong pantaas para sa ganun eh. Hindi naman kailangan ng mataas sa ano, baboy. Isa pa, hindi pa naman yung atip niya, kaya malamig. Ngayon, kukunin po ito, lalagyan ng kulungan mismo sa loob, ano, asinta ng hollow block. Kumbaga ito pinaka shield lang niya. Then sa loob yung asinta. Hindi na po ikuan yung poste, nakabukod po yung asinta sa mga poste nito. Pagka nailagay na po yung bubong, tsaka po asintahan ng mga box yan para sa mga baboy. So makita nyo po yung pagitan ng kawayan na yan, ganyan po kalapad yung isang box para sa kulungan ng baboy. So siguro kasya yung mga pitong baboy dyan. Mas maganda kung kakasya isang po, ano, mas marami, mas masaya. Tapos lalagyan pa po ng kantong stand ganyan para bulada. Tapos pagka nayari nga po ito, simula na nga po uli dito para sa poultry ng mga broiler or yung 45 days na tinatawag. So ang manok po namin magiging tatlong klase. Isang Rhode Island dun yung kabila, mga layer ito, tapos broiler, and then may piggery.
So simula pa lang po 'yan. Marami pang pan talagang itatayo pa para sa iba-ibang mga alaga natin ano. At siyempre maglalagay din tayo ng baka, kambing. So napag-usapan na nga po namin nila kuya 'yan. At kung ano pa. Siyempre may ikaw na tayo, may mga bibe. And then may manok. So yung native dadagdagan ko pa po 'yon. Sa ngayon, sabi nga ni Kuya is hinahinay lang. Siyempre kung ano matapos. Pero nito pag natapos po, pag natapos na 'to, pwede nang lagyan ng mga baboy. So 'yan. At siguro pag dumating yung baboy maluwag na kami doon sa gulay. Sinasabi ko po yun, mga dalawang araw tapos na kami doon sa file, tapos ng grass katirin, tapos ng taniman at tapos ng patabaan. So pagkayari nun palipas din ng ilan araw para maggambol. So ganun lang po ang mga gawain dito kasi tulad yan si Tisoy nakadistino sa mga manok. Then kaming tatlo nagtatrabaho sa sili. At pag dumating po yung baboy, siguro pagkakaya pa ni Tisoy dito kasi pakain lang naman yan eh, pati sa manok. So malalaman natin basta kakayanin ni Tisoy yun. Siya po ang dinistino ko dito sa mga manok kasi si Greg talaga umaasahan ko yan doon sa sili. Si Bentong mahirap asahan dito sa manok at siya po papoy. Kaya sa amin ko sinama si Tisoy yan. Medyo ano yan ay kumbaga talagang yung sinabi mo yun ang gagawin, tututukan niya. Tapos mayayari na rin po yun yung kubo na malaking kubo. Eh gani kuya simbahan. Mayayari na po 'yon kasi lang gagawa lang ng isang kwarto ron para do sa incubator. At dumating na rin po yung plywood dala nila kuya Stan kanina. Tapos kakabit na lang po nila kasi may mga kain na silang pinorma. And then dito tatapos nilang bubungan, then Monday na po uli ang balik nila. Kasi Linggo hindi sila papasok. At kalain yung mga katongs ano. Kahapon lang po sinimulan to, ngayon eh. Yan, bubong na lang ang kulang. And then baka next week mayari to. Pati yung mga yung pagkasinta at saka yung flooring. So pag nayari yon, pwede na lagyan ng baboy. Ayos. So napaka sabi ko nga mga katongs, hinahinay lang darating tayo sa mga kanyang lasing. Hindi makuha ng biglaan yan tulad yan pag na sabi nga kung nayari yun malalagyan na ng alaga. Napulot na yan dito sa itlog. Napulot na. So tanong natin kung ilan. Ito pag nayari din po bukas to, lilinisin na namin to. Papatagin namin yung lupa para tas dito pupwesto na namin dito yung lamesa. Talaga yung gawa na yung upuan yan o. Tapos sisingit ko rin po mga istilahan to at may mga binili na si Kwetching na gamit pang electrical, mga electric wire at saka ilaw, socket. So ako na lang po mag-iistila yun, pang samantala lang po muna yung ilaw na nilagay namin na yun. Say! Say!
Tay, ilan yung itlog? Ha? 52? Kaya mo ba ilan? 53. Ayos, tumarami na. Ganda ng tanawin mga katungso. Lalo pagka bumulas yung mga sili na yan.